yan ang inyong kusinera at panadera pa ng Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, magagawa tayo ng isang masarap at malambot na pandesal malinamnam sa almusal. O diba, bongga? Kaya naman, nandito ang ating mga ingredients. Okay, syempre meron tayong flour, meron tayong yeast, may breadcrumbs, meron tayong milk, margarine, sugar, at syempre vanilla, egg, and salt. Kaya naman, at hinambubuhayin ang ating mahiwagang yeast para umalsa ang ating pandesal. So, ngayon, itong pandesal na to, hindi ko siya ginagamitan ng water. Instead, purong milk ang aking ginagamit. Kaya, yummy yummy! Okay, dito sa ating warm milk, warm, kailangan warm po yung milk. Ilagay na natin itong ating yeast, kailangan natin dito ng 2 tablespoon. Ayan, and then, lagyan din natin ng konting sugar, like 1 tablespoon is enough. Okay, at ating haluin. Haluin mabuti hanggang mag-incorporate yung ating yeast and sugar sa ating warm na evaporated milk. Ayan, ganyan. Halu-halu lang hanggang sa magsama siyang mabuti. Huwag niyong titigilan at nang perfect ang ating lulutuin. Ayan, ganyan. Halo pa more! Hanggang hindi nag-incorporate ng maayos, haluin lang ng haluin at eto na, kaya naman, ilalagay lang natin siya sa isang dulo, sa isang tabi para ano, para mabuhay. At eto naman itong ating mga dry ingredients. Okay, pagsamasamahin yung mga dry ingredients, syempre, nandito lang naman is flour, sugar, and ating salt. Ayan, pagsamasamahin, haluin mabuti. Yes, naiwan pa talaga eh. Okay, haluin lang mabuti para magsama at nang pag hindi na, pag minix natin na hindi siya magkakaroon ng konting buong portion. At ayan, ang ating yeast, buhay na, kaya naman, umpisahan na itong ating pagninet or ang ating pagmamasa dito sa don ng ating pandesal. Ilagay na si yeast, ayan, okay. At saka, iangat na yan. Ayan, sayin mabuti para sa ekonomiya. Tulad ng lagi kong sinasabi, huwag mag-aksaya. Sa panahon ngayon, kailangan tipid pa more at ikutin na yan. Imasa na. Okay, sunod naman ang ating mga ibang liquid ingredients. Unahin kung alin ang gusto, syempre, nandito rin yung egg, nandito ang ating margarine. Ayan. Halo lang ng halo, halo pa more. Ayan, tuloy-tuloy lang. At isunod natin ang ating vanilla. Okey-dokey. Ayan, mix lang ng mix. Ang ganitong karami, tumatagal siya ng mga 15 to 20 minutes na ined hanggang sa mag-smooth na itong ating dough. Huwag niyong titigilan para maganda ang ating finished product. Ayan. So, halu-halu lang at ituloy-tuloy lang hanggang hindi pa siya okay. O, ayan. Makikita nyo na nag-iibat iba yung itsura niya. Okay, halong-halo na siya pero konti pa more. Yes, konti pa more para maging smooth. Ayan, and check na. Okay, so eto okay na. Makinis na siya. Ayan, ganyan. Okey-dokey, tanggalin at nang ma-ano, walang istorbo, ganon. Kailangan lagi walang istorbo. At eto, pagandahin naman natin. Ayan. Okay. Atin lang ibilog-bilog ng ganyan para naman kuminis. At lagyan ng konting margarine. Ayan. Lagyan sa ibabaw. Ibabors? Ibabaw. Ayan, ganon. Ayan. Ang bagal din talagang maglagay eh. Okay, at kuha tayo ng ano, ng cling wrap. Sabi ko nga, kung wala kayong cling wrap, pwedeng tela, pwedeng katsa. Kung ano man yung meron kayo dyan, ayan, pwede yon. Hindi tayo maselan. Okay, at resting for 30 minutes. Ayan, 30 minutes lang. At tara! Ito na ang ating dough na nag-double na size. Kaya naman, i-punch na yan. At ito, gagawin na nating pandesal.
Ang pantisal kasi, actually, dalawang kung ano yan eh. Ako binibilog ko kasi gusto ko yung makinis na makinis yung ibabaw. Pwede rin naman natin gagawa lang tayo ng baston. And then, ikakat lang. So, ayun, ganon. Mabilis lang yon. Pero, ito naman mabilis din. Kaya lang, mas magandang tingnan. Pero, syempre, diba, mas masarap kumain pag kahit yung pagkain mo eh. Kahit pagkain is, ano, kailangan pa rin pagandahin. Ganon! Ganon! Tagal bago naisip yung sasabihin eh. Yun lang pala eh. Okay, so yan. Baston-baston tayo dyan. And then, ikat. Actually, ito, pag nakat yung ganyan, pwede nyo nang ilagay sa ano eh, sa breadcrumbs. And then, i-arrange lang sa pan. Then, pantisal na yon. Pero ako, medyo inaartihan ko lang ng konti. Talagang pandesal na nga, inaartihan pa eh. O ayan, ibilog lang ng konti kasi mabilis lang naman din gawin at maganda pa. O ayan, di ba ang kinis. Tapos, saka nyo ilalagay sa breadcrumbs. And pagkabilog, right after pagkabilog, ilagay nyo na kaagad sa breadcrumbs. Pagulong nyo na kaagad para kumakapitan siya ng breadcrumbs. Kasi kung magdadry siya, hindi nakakapit. So, pangit na yung ating pandesal. Ganon! Ganon ang sekreto nun. Okay. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang bilog dyan. Ayan. Marami siya. Hindi ko yan kayang ubusin. Kaya pangita naman sa aking katawan. Kung ano ang nangyayari. Okay. At yan, tapos na tayo magbilog. I-arrange na natin dito sa ating baking pan. Ayan. Medyo may ano siya ng konti. May allowance kasi lalaki pa yan. Aalsa. So, ayan. Ganyan ang ginagawa ko. May konting allowance. At yung ano, yung pinagbilugan, meron siyang medyo hindi makinis na part. Yun ang ilagay nyo sa ilalim. Kasi kikinis naman yun eh. Pagka na-bake. At taraan! Proofing time is 1 hour. Okay, after 1 hour, ayan na ang ating pandesal. Ready for ano na, oven? Na-proof ko na po yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. At atin ang lutuin si pandesal for 20 minutes. Ayan. And remind po, ayan na, sarap-sarap! Okay, yun yung sinasabi ko, remind po na paki-check din po yung oven natin kasi iba't iba po yung ano, yung dating nung init ng oven, depende sa klase. So, check-check lang, hindi porket sinabing 20 minutes is 20 minutes nga or 350 degrees, pwede nyo rin babaan or taasan, depende nga po sa klase ng oven. Okay, kaya naman ito ang ating pandesal at maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Again, this is Bella, ang inyong kusinera na, panadera pa ng Yudalmos Kitchen. Please like, subscribe, and subscribes talaga. Please like, subscribe, and share. And please hit the bell button para manotify po kayo sa mga susunod na videos. Thank you! Bye-bye! Ingat po tayong lahat!